Welcome dito ngayon sa ating clinic. This is the Game 2 action of Talon up against Lilgun for the Division 2 nitong ating Southeast Asia Tour 2. Diba? TPC na naman! And then nakakatuwa lang na makita yung Talon na they are back sa kanilang sa kanilang mga food. And let's see kung magtutuloy-tuloy ba to for Talon. But for Lilgun, they need to bounce back once again. Kakasabi lang natin, this is their first game, both of them. So, kailangan, matagal pa naman matatapos ang ating Division 2, di ba? Marami pang ways. Pero syempre, hanggat maaga, di ba? Gusto mo marami ka agad makuha na puntos. Yan. But before that, before we go sa ating game number 2, shoutouts muna sa lahat na nanonood on our coverage ng ating official broadcast ng ating DPC Tour 2 here on Kuya Nicks. Live audience! Sorry guys, may live audience. May live audience kami dito. Yan, di ba? Panis. Official broadcast ka na, may live audience pa si Gedly. Panis ang Itbulaga. Yes. And here on Kuya Nick and on Facebook and YouTube. Yan. Siyempre naman, magandang araw sa inyong lahat. Don't forget to share ha, mga kaibigan. Baka naman. And ayun nga, salamat. Kasi alam ko mag-a-draft na tayo and mukhang papahita na nga ni Direk Kian. Yun, basic to basic. Lilgun picking up this Kunkka and Bane. Ay! Okay. It's do you think it's a deja vu? Ace 12 hero, sanctity hero, pero for Talon, bakit hindi mo ipipick kung open pa kung din? Kung gumana naman kanina. At gumana diba? Naman kanina, tama. Totoo yan. And IO and Storm still yung kinuha nila dito. Pero for Lilgun, iba yung magiging approach nila dito. They ban out the Death Prophet and the Templar Assassin. For Talon, ganun pa rin. Broodmother Lycan. Mirana, tinanggal na rin nila sa conclusion. But, for speaking the Kunkka here for Lilgun, do you think this is a great idea? Kasi, based on sa mga heroes ng Lilgun, in offlane din nila yan, kinikerry din nila yan. So, what do you think? Pwede nilang i-carry, pero I think okay na yan sa mid. Kasi up against the Storm Spirit, yan yung masasabi mong isa talaga sa kayang sumabay sa Storm. Or pwede nilang i-carry Kunkka, kuha sila ng Lina dito. Kaya din sila nagban ng Razor kasi ayaw ni Kunkka na maubusan siya ng damage. And pag nag-lina dito yung Lilgun, bukod sa kaya niyang sabayan si Storm sa laning, magsisilbi siyang pseudo carry pagka Kunkka carry sila dito. So in a way, pwede siyang mag-Silver Edge or mag-Daedalus along the way. At alam naman natin, physically tsaka magical, yung damage ng Lina, ang taas pa din. So, goods talaga yung Lina if ever for Lilgun. At goods pa rin i-carry yung Kunkka. I like that. But for Lilgun, they ban out Life Stealer dito. Yan. So, mga heroes na kayang-kaya na i-break kung ano man yung gustong gawin dito ng Talon. Or maybe because yung Storm Spirit plus yung Life Stealer is magandang magkasama. Or number 3 is Life Stealer ni 23 Savage. Ah, totoo. Tsaka kung isipin mo, may ride si LS, which is itong si Storm. Tapos, hindi lang plus 2, plus 3 pa. Plus 3 ang mangyayari. No? Relocate, diba? No? Relocate, tapos natatlo yung kasama. Ay, talaga naman, nga, no? Surprise! Surprise talaga kung surprise dito. But for Talon Esports, they ban out the Buck. So, ayaw talaga nila ibigay mga hero ni Sanctity dito, if ever. So, tingnan natin paano magiging approach ito ng Lilgun. Makakita ba tayo dito ng cheese strat? Kasi ganun usually nakikita kong strongest point ng Lilgun eh. Pagka nakakakeso sila. Pag nakakakeso sila dito. Kahapon nakakita ko ng Huskar. Ang gumamit ata nun, Entity. Entity Huskar. Okay. Pero Mars is a good ban kasi... Ganun na naman yan. Pag na-open, feel ko kukunin na naman to ng Talon eh. Oo. Io plus Storm equals W, pare. Equals W talaga. Parang sobrang dalang ko makitang mag-fail tong gantong klase ng hero or gantong klase ng combo. Pero, sa pa siya. Yes, pero dahil nga wala na yung Mars dito, may possibility na mag-post 5 na si IO dito ngayon and then kumuha sila dito ng mas malikot na position 4. But Hoodwink for Lilgun. Hoodwink ni Hyde.
Okay. Na, hoodwink ng Lil Gun na ito, mangyayari. Ay, hide to late. Sorry. Yeah. Oh, so, yan na rin sinasabi natin na possible na mag-post 5 si Io dito. And then, Tiny is a very good hero. This meta, flashy farmer, 15 minutes timing ng Tiny is as good as well. And kaya-kaya niya burst dito itong dalawang hero na ito for Lil Gun. Si Io. Kop-kop ngayon. Kahit sino, pwedeng partner niya. Kop-kop si Ayo. Ayo Storm. Ayo Tiny. Ayo pag yung offlane nila, Ayo maganda Gairo din. Pwedeng-pwede niyang sapihan dito. Yeah, okay. Grimstroke. Tingin ko... Gusto ko pause for yung Grimstroke dito. 4 Grim. Or pwedeng sila yung mag-SK. Ano baka mag-SK na tong Lil Gun eh. Possibly. Pero iniisip ko, easy. For Grimstroke, sasama muna yan kay Tiny, umpisa. Mm-hmm. Tapos Ayo, sasama siya dun sa offlane nila na siguro Centaur or Sun King nga, okay din para sa side ng Talon. Mm-hmm. Diba? Nakakatuwa yung office ng, ng Lil Gun. Office sila, may room sila, may logo pa yung mismong ano nila, mismong nanamansin ko lang. Tsaka wala sila, wala talaga nagbabago dun sa team na yan. Wala, wala. Tagal sila magkakasama. Halos pa 2 taon na rin nata sila magkakasama. Umulan, bumagyo, ayos lang. Eh. Ganun naman talaga, di ba? And may progress sila eh. Hindi mo pwedeng sabihin na Lil Gun wala silang progress all throughout sa lahat ng mga nasalihan nilang tournament, even before nakasali pa sila sa mga tournaments na bigatin. Kung may mag-change man, sobrang minimal. Tama. Hindi yung may mga cores na matatanggal. Kasi nakakalaban sila na natatalo na big names, so natatalo rin talaga nila. T1, natatalo nila paminsan, o sino pa ba. So, may progress tong team na to. So, tingnan natin this time around kung paano nila maita-translate yung progress na yan sa pagbawi dito sa game number 2. Oo. Pangolier, this could be the offlane. And hindi pa rin naman reveal yung mid ata dito ng Lil Gun. Hindi ko alam kung nag-hoodwink mid si tropa. Kay 9 kasi andun eh. Pero oo nga, mukhang mid-coon ka na to kasi naka-reveal na yung Storm. So, offlane na Pangolier, magme-make sense up against this Tiny. Gusto mo yan, di ba? Andyan yung disarm. Mabagal na umit si Tiny pag nag-grow na siya. What more, pag na-disarm pa, mas lalong mapapatagal yung damage output niya. Pero goods tong offlane na to ng Lil Gun. Mm-hmm. Pero Bloodseeker ban for Lil Gun dito. So, ayaw nila makontra yung Pangolier dito. And of course... offlane pa din yung kulang dito ng Talon. And Talon. Kung magkakasama dito IO or IONBS, ganda rin, di ba? Or Grimstroke or Bloodseeker, may kill potential din sila, may setup din sila na pwedeng gawin sa laning phase. So, double rupture, nandun din. So, we'll see. Nasa Pinas daw po ba yung Talon? Parang, alam mo kasi, nakita ko sa ano ni Janex Fire, sa story. Ito sa story niya. Parang inaya niyang mag-chicken joy si ano. Si Savage. Inaya niya mag-chicken joy. Tapos next na story ni Savage. May picture na siya ng chicken joy. Tapos parang nagustuhan niya. Parang first time niyang kumain. Oo. So baka nga. Talon uno. Las Piñas. Baka nga. Pero yun nga. Malay natin. Viper ban for Talon Esports. So they are... anong gusto nilang gawin dito? Offlane. Tidehunter. Tidehunter. Sino ba may mga ano? Yung mga break, ano? Yung mga pwedeng mag-break. SB? Hindi naman mag-SB offlane to, pero pwede pa din. Though kasi may hoodwink na eh. Parang okay naman. Mm. Rin naman yun. Timber. Oo nga, no, Timber. So okay din. Pwede nga Timber dito. Pangwalang yaan yun, Peber, no? Naalala ko yung Timbers na yan sa recent na ano na panood natin eh. Against Kungka. Oo. Nako po. 2 weeks ata sa Pinas tong Talon. Hindi ko sure. Okay. Ayan. Okay. Shoutout sa mga tropa natin dyan. Teka, bubuksan natin ang ating chat para ma-shoutout natin.
Sige, ako naman sa YouTube. Titignan ko yung... Baka magtampo eh. Nagtatampo na yung YouTube sa atin eh. Tatampo nga minsan eh. Shout out sa inyong lahat. Yan. Ayan, what's up? Magandang... Kay Erwin, kay Rick, kay RJ, kay King, kay John Edison. Paano hindi magtatampo 970 views? Uy, shoutout ang dami natin dyan diba? Na. Chabits. Shoutout mo na lahat si yan. Si Damon, si Guts, hello, kay Pani. Ayan. What's up kay Everd, hello, magandang tanghali sa inyo lahat. Ay, si Imperial, kay Roland, tsaka kay Sam. Ayun, dami natin sa YouTube. Oh. Thank you, sa Facebook din natin dami. So guys, share nyo na po yung live stream relax natin. Lang. Unang series pa lang to, mamaya meron tayong Upper Division, right? It's gonna be SMG versus Execration. Uy, ganda nun, pari. And take note, may story lang yan. Ay, dati pong Execration ang isa sa player sa SMG before. Oo nga, no. Oo nga, no. Bimbolicious. Ayan. Nasaan nga ba si Bimbo? Ay, sasagot na po. Nasa SMG. Ayan, sa SMG na ba? And, bagong lineup ng Execration. Omni-Knight. Woo. Omni-Knight? Talon ni Esports? Okay. So, this is gonna be an offline Omni-Knight. It's been a while since I've seen Omni-Knight. Meron na yung skill. Alam mo, ang tagal na rin na. Yan yung mga hero talagang the forgotten heroes na eh. The forgotten one. Meron yung skill na binabal. Pinapato yung hammer niya. Natuwa ako. Last time, naglaro ata ako kahapon. At isang araw, nata ako, ano yun? Bakit mabato si Omni Knight ng ano, nung hammer niya? Nagulat ako Felix eh. Ben. Oo, nagulat ako eh. So, Omni Knight, this is very exciting. Too much sustain coming from Talon Esports. Well, ano to? Paano nila ma-workout ako? Nakita ko si yung ano, yung Omni Knight. Support last time. Mm-hmm. Ginamit siyang support together with Tiny kasi mayroong kalaban na Venomancer. OG ata yun. OG Nigma ko ata nakita. Tama ba ako? Teka lang, titignan ko ah. Kasi nagkasako nun sa Western Europe tapos may nakita ko, yun nga, may nakita nga akong Omni-Knight. Pero hindi gumana yun eh. Kasi nag-prevail pa din yung Venomancer pick. So, tignan na lang natin dito. Ano ba magiging pick? Ayun nga, Oscar! Never have I doubt. Sinabi ko na kanina. Sinabi ko na kanina yung Askar. Eh, nasabi na natin kanina diba? Na manchichis chat kaya yung Lil Gun dito. Okay, game 3. Let's go. Diyan talaga wala kasing ano, Lil Gun eh. Pagka nang bibigla sila ng mga heroes nila. And Askar. But for a Talon naman, I think nabigla din yung Lil Gun dito sa pagpick ng Omni Knight eh. And ang maganda dito for Omni Knight, may Tiny kasi sila dito na kayang ano lang, pwede namang lalagyan sumabay. Lang ng repel, di ba? Diba? Yung resistance. Saka may physical damage naman si Tiny, without a doubt. Isipin mo, 15 minutes, pwede ka na kumuha ng shard para kang naka-Battle Fury kagad, mm-hmm. Di ba? So, goods pa rin naman yung draft dito nitong Talon. Depende pa rin yan sa magiging... execution, lalo na meron naman silang a strong combo which is Ayo Tiny, Ayo Storm, pili na lang tsaka sila. Tsaka ano sila eh, may Guardian Angel din sila. So ang dami na lang way para ma-sustain yung mga sarili nila, ma-sustain yung mga kakampi nila, kung sino mga ano, kung sino man yung ma-EFF ni. Ma-EFF ni Huskar. Teka lang, titignan ko ha. Teka lang, yung Askar na yun. Demonyo talaga yun. Isa yun sa mga hero na kahapon yan, kagabi. Makasala ng hero. Game 1 ng Entity laban sa Tundra. Mm-hmm. Against Tundra? Against Tundra, nanalo yung Entity. Pero pagdating nung Game 2, nag-Askar ulit yung Entity, dinurog talaga. As in, durog. Talagang ginawang full boss yung Askar. Pero hindi ko alam kung ganun din ba magiging matawag dito. Dating for this one, first ano ba to? First Askar ba to sa dito sa lower division. Division? Yes. Okay. Eh, no doubt, kung merong mag-first time na ganitong pick, I think that's gonna be Lil Gun talaga. Demon shit. Oo, sa mga... Ang kulit niyan eh. Lagi silang merong bago. Lagi silang diba? May mga pakulo talaga. Pero namimiss ko na nga si Mamang Daya sa Askar. Yung una kong naiisip sa si... AG na. Si Mamang Daya sa Askar. But anyway, this is Lil Gun, G-Strat, Huskar, gagana nga ba? Yun ang pinakatanong, di ba? Kasi pwede pa rin, dalawa lang yan eh. It's either sobrang maging worth it nung pagka-pick ng Huskar or pwedeng mag-set or mag-backfire sa kanila to. Yeah. Dahil, syempre, for Talon, hayaan ba nila?
Ayun, alam ko na kung nasan yung ano yung Omni Knight nun. Liquid pala. Sorry. Secret liquid ano pala yun. Secret liquid na match. Tapos may Venomancer yung secret. Yung Omni Knight wala masyadong ginawa as a support. So, yep. There's gonna be our game number 2. Will we expect a game 3? Having that, anong tawag dito? Having that Huskar pick? Take note, the first Huskar in lower division. Lower division, yes. As per our analyst, no? Mm-hmm. So, yun and the first Omni Knight on our lower division. Ah, first time din pala nito, no? Ayan yung sinasabi ko! Hammer of Purity. Ayan, no? Hindi, basic skill na siya, eh. Hindi, iba yung naging effect niya. Parang may maliit na hammers. Binabatong ganun. Sa lumalabas sa ulo nung... Hindi ba si Don Breaker yun? Hindi. Kamukha, halos kamukha nga tinamo mamaya. Ah, sige, sige. Yan, may nag-comment nga rin si Don Breaker daw yun. Pero, yun eh. May maliit na hammers. Parang lalabas sa ulo nung kalaban ng Omni na. Ah, okay. Kulit. Parang may purity. Uh-huh. Yung ano, oh, I see. Parang naano ka na nga, naalala ko na. Hindi, yung dispel ata yun. Thank you. I forgot. Pero anyways, there's gonna be some harassment on this one. Q might fall down. Good start para sa Lilgan Kishka. Taking the first blood. Mabilis lang mga kaibigan. Parang pagtaya sa PNXBet. Basic na basic, do not forget to register using our code Lupon. WXE. Pag meron kayong mga katanungan, mag-PM lang sa Quinix page. Uh-huh. And syempre, huwag kakalimutan, guys, bet responsibly. Yum. Meron din tayong mga next series pa dito. So, huwag nyo naman ubusin agad sa talon at Lil Gun. Oo. Ayan. Oy, shout out pa din kay Rodessa. Ayan. Kay Guts. Sila pa rin yung nanono dito. Tsaka si Ralph. Hello, maganda. Eh, marami na tayong viewers. 1.1K. Grabe sa YouTube. Naman. Baka and magpatalo yung Facebook. Baka hindi magpapatalo yung share na nila yan. Nasa 600 na yung viewers natin on Facebook. So guys, keep on sharing. Game number 2 pa lang po sa mga kapasok lang. 1-0 in favor of Talo. Yung... Pero palumpalo naman yung lineup dito ng ano or yung hero dito ng Talon. Parang kahit pukulin ni Huskar ng ilang beses to, kikilitiin lang si KP because of that sustain. Mm. All right. So, ayun oh, may binabatong konta. Nakita mo ba? Binabatong si Ace to eh. Mapapanoorin natin oh, para kay Casey. Talaga ako dun sa animation niyan ng third skill ni KP. Oh, di ba? Oh. Lalo yun! Ah, di ba? Sabi ko sa inyo eh, hindi nga si Don, kamukha nga lang ni Don Breaker yung ginagawa, pero parang ganun na rin. Putik, ano yun? Di ba dahil lang kasi tayo makakita ng Omni sa pro, di ba? So, totoo naman. Nung, kasi maliit lang yung kanya. nung nakita, parang ano ka naman dun? Parang ay pinaparing ka naman dun kay, ano, kay Omni Knight. Malaki kasi kay Dawnbreaker yung hammer niya. Okay, yung hammer. Yung kay Omni kasi maliit lang. Ah, okay. Maliit lang yung kay Omni. Kawawa naman lang, si Omni. Maliit yung hammer. Pero, Sanctity, dito ngayon sa may mid lane, eh, gaya na sabi ko, siya yung isa sa kaya mag-withstand sa laning ng isang Storm. Mm-hmm. Diba? Kanina, okay naman naging lane ni Sanctity with the Ember, pero parang mas okay yung ano ngayon, yung contra, diba? Yeah. Mm-hmm. Uy, delikado ata si Kishka dito, matatamaan siya. Ito na H-well lang naman. Wala lang, no follow-up. Ah, pwede rin siya. Ang cute yun yung gusto kong set naman ni, ano, ni Alan, Tiny. Tiny. May hawak siyang Christmas. May onop, no? Astig, ang cute. Sipin mo, hindi na Pasko, kaya pinangahampas na yung Christmas. Pinangahampas na lang, eh, no? Anyway, na-distract tayo sa mga, ano, sa mga bagay-bagay. Tama. Yan. Ang bilis ma-distract mong caster, eh, no? Kung saan-saan napapatingin. Sorry po, walang ganap. Pagpasensyahan nyo na. Hindi, dito naman for sure. Looking at the last hit, si Omni Knight dito. I mean, si Huskar dito. Maganda naman for the lane ni Huskar. Wala masyadong pamburst sa niya. Parang hindi siya magiging delikado dito. So, magiging even lang. Magpa-farm lang parehas. Mm. And papabor yun kay Huskar. Yes, sir. For Talon, tingin ko yung Ayo talaga dito. Yung laning ni Ayo. Very, ano yan, very crucial. Kasi pag hindi naging maayos yung lane ni Ayo, mag-struggle din siya gawa nga nung kailangan niyang dumikit dito kay Storm. Eh. So, in a way, pag napahirapan dito si Omni, kailangan niyang tambayan yan. Pag natambayan niya yan, hindi na magiging free yung pag-ikot ni Storm. Si Tiny mahihirapan din in a way. So, let's see. Ano bang gagawin nila? But I don't think na mapapahirapan si Omni Knight dito. Knowing a lot of... sustain coming from this lane? AKP? Parang...
Okay. I doubt. Hindi lang sa mukha. Pero wala, ganun pa din. Parang nabawi lang mga Sep. Nagbabad lang siya dun sa apoy-apoy ni Kuya Mong Huskar. Pero H12 will deny the stack by Hyde. Na mag, ang magbe-benefit dyan mamaya would be si Storm. Kasi, siyempre, Tiny, medyo matagal pa yun makakakuha niyan. Mm-hmm. Si Storm yung kailangan mas maaga dito na space. So, siya talaga yung dadampot later. Yes, and I think alam na, din naman ng Lilgan. Mm-hmm. Yung, siyempre, game number one, pinalusot na nila yung Storm IO. So, alam nila kung paano i-checkmate, I think, yung mga stacks, kung paano pahirapan itong si IO, paano pahirapan si Storm. Mm-hmm. So, yun yung dapat i-address mamaya ng Lilgan. Kasi kung hindi, at ganun ulit yung mangyari sa kanila, ganun lang din yung resulta na makikita natin, di ba? Magdo-dominate si Mikoto sa game. Hindi makakalabas sa lane yung Lilgan. So, yun yung dapat i-look out ng Lilgan talaga. Yung IO and Storm later. Ang mahirap dito, pag umabot ng medyo long game, yung laro natin. Kasi by the time na mag-level 25 yung Huskar, if I'm not mistaken, magiging pure na yung kanyang ano, yung Burning Spear. So, pag naging pure na yon, kahit may BKB ka, tatagos na yon, and then masakit pa din talaga yung, kung magkakakamot ka eh. Pagka nabigyan ka ng malala dito nitong si Huskar, and you don't want that to happen. Yes. Diba? Walang gagawin yung pipe or anything. Talagang purong-puro yung damage na matatanggap mo. Yeah, pero ang pinakatanong dito, abot pa ba sa punto na ganun? Kasi parang for Lilgan, ayaw nila hayaan na umabot sa punto na si Storm Spirit naman, umabot na rin ng level 25. Sa bagay. Hmm. Ang hirap mag-push dyan, sinong papalo? Mas naman si Huskar. But with the draft of Talon, mukhang kaya naman nila mag-snowball dito. I think kaya nila si Tiny kasi yan eh. Diba? 15 to 20 minutes, alam mo nasasama na si Tiny. And alam naman natin yung lakas ng isang Tiny. Can burst down whatever hero yung i-go niya dito. Not unless si Huskar siguro. Baka sino eh. Kaya niyang kakutusan dyan yeah. Mamaya. Pero sobrang important nitong ano na to. Nitong DPC na to. Ay sabi mo division to. Kasi the top 2 magpo-proceed sa Division 1. Division 1. Magkakaslot sila sa Division 1. Yes. Which will be a good chance para nga dun sa... Para sa Major. Diba? And I do think capable naman yung Talon sa ngayon. Ah, maganda yung performance nila. Para makakip dito ng... slot. Yeah. Sa dalawang slot yun. Part. Diba? Dalawa may walong team dyan. Yung tatlo galing sa tatlo galing sa Division 2 din, yung dalawa galing sa ano Open Qualifiers, isa galing sa Coast Qualifiers. Yes, sir. Yan, and yun na yun. Tapos yung dalawa galing sa Division. Galing sa Division. Tama. So, mga nalaglag galing Division 1. Ngayon si Ayo, syempre of course, soul ring pa din talaga kailangan at kailangan niya. At dito naman sa may mid lane na barkuhan lang si Mikoto. Ito na naman. Ito na yung story, di ba? And ganun pa rin ang isinulat sa libro, mga sir. Si Hyde dito, since kaya na mag-stand alone ni KP sa lane, di ba? I think di na mamamatay si ano dito. Hindi na mamamatay si KP dito. Ang kaibahan, si Storm, hindi siya ganun kakampante. Ngayon. Kita mo, 7 minutes, walang rotation mula kay Snapfire kasi hindi nag-overextend si Storm. Pero ang agang pumunta ni Ayo dahil nga si KP standalone na si Tiny okay na din siya doon sa may linya kaya yung Grimstroke nakakapag-stack and kayang-kaya din kumuha ng XP dito sa mid. Kumbaga nagiging maluwag na ulit yung mapa nitong Talon. So invisibility rune bottled up Mikoto. Tinanggal na yung kanyang nightmare nitong si Ayo but the torrent will be there. Sustainability is out. And Inkswell will be given and no need kasi mapapatay naman ni Mikoto itong si Ace-12 X-Mark pero that Ball Lightning makakapagsalba sa kanya hindi siya mapapabalik. Rolling Thunder will be wasted by the offlane of Lilgan.
free lane para kay Tiny. Yeah. At etong si F123 atap si Doodles na nga po, mga kaibigan. Yan yung sinasabi ko, JB. Ganun na naman, di ba? Nag-start ng dumikit si Hai dito kay Storm Spirit. Plus, nagro-rotate na rotate si... successful rotations coming from Storm Spirit. So, ito na naman yung nangyayari na dapat iwasan ng Lil Gun. Nakita natin, 11 minutes dominating na yung Storm kanina, I believe. So, pagka ganun ulit yung naging situation, medyo mabigat yon para sa Lil Gun, given nga na yung Huskar, hindi siya parang TA na kaya mong makakomeback with your farming capability. Ito kasi, for Huskar, hero yung ifa-farm mo eh. True. Diba? Mahihirapan silang patayin ka, pero medyo mahihirapan kang humabol. Totoo. Diba? Yun lang naman yun. And, ang pinaka-common siguro dito kay Huskar and kay Tempter Assassin, ang magiging key nila, keys to victory nila is yung Roshan. Yan, pag nakuha ni Huskar yung Roshan ng maaga, that's when magiging effective si Huskar. Pero kung hindi, nako, kailangan nila mag-isip-sip bago. Kasi si Tiny, parang kahit si Huskar, kaya niyang patayin yun eh. Oo. Ayun lang, abalas lang. Ay, kita mo si Huskar. Napilitan na siyang pumunta sa top. Napilitan na siyang tapatan dito si Tiny. Hindi lang para ma-check niya si Tiny. Kundi para na din, makahinga siya. Kasi wala na talagang way para mag-survive dun sa bottom. Gawa nung yan at yan talaga pupuntahan ng Storm. Pero, good silence. Di man napabalik sa X-Mark. That torrent will connect. And eto nga pong si Q. Maaaring mamatay. But the Inkswell will connect para dito ngayon kay Hoodwink. Hoodwink, pinapapak ni Tiny. While that's happening, Kishko will be popping that one for him to survive. But still, he's down. Binato siya ng troso. Pero Rolling Thunder, napaglaruan na nga po etong si Storm. But Ball Lightning out. He will be saved. At walang makukuha yung Lil Gun as of the moment out of that one, mga kaibigan. Hala, oo. Mahirapan sila dito eh. And hindi rin nakakombo si Kongka dito kanina kasi may silence provided coming from that Grimstroke. And, you know, for Talon, ganun yung ginagawa nila. Parang aral na aral nila tong lineup na to. Na once sa CIO, si Storm, hindi na talaga sila maghihiwalay, mag-smoke sila kahit dalawa lang sila. Just to, you know, may forever sa Ayo Storm. Give space dito for their carry. Pero kita nila si Huskar dito, Kaya nga eh. And ito, ang galing nilang mag-divide kung paano nila gagawin yung bagay-bagay. Naku po, kitang-kita ka dyan, pre. Kitang-kita, pare. Tatalon hindi. Malinang nalikuan, pero Storm will continue. What he's trying to do, that's a dead body. Mga kaibigan, Ace-12 will prolong the inevitable, but still, he will fall from the hands of Mikoto for a double kill. He's now on a killing spree. And one kill difference lang yung nangyari. Ate mo, Casey. Pero malaking bagay na yun. Malaking sa bagay ng, na yun. Talon, no? Kasi na-point out natin kanina dito si Huskar. Either you go home or go big. Ganun lang ha. Motto dito kay Huskar. Go pagka napahirapan si Huskar. Go big pagka na naging effective si Huskar. Wait. Warak muna dito ngayon itong si Omni Knight. Aray! Beautiful. Sakit. Dama mo. Oo, naramdaman ko yun. Naramdaman ni KP dun na. Napag-tripan. Kamaan na sharpshooter. Mukaan pa yung sharpshooter, no? Ano yun? 3-second charge or 2.5 seconds? Basta mga ganun. Yes. Wara talaga yung mukaan nun eh. Pero ay ko saber na from Tiny. Ang ganda na naman ang network dito ni Mikoto. Wala mo si Mikoto dito. On fire. On fire. Oh, on fire talaga. Indeed. Yung ginagawa niya. The way you rotate. So, kita mo, malikot talaga sila ni ano. Ni Tiny. Ay, mini IO. May nag-comment dito. T1 lost to this. Well, apparently, they are losing at the moment. Pero, at the moment lang yun. And then, tsaka, JB, ngayon lang natin makikita na maglaro, syempre, si 23 Savage dito. At hindi naman bago kay 23 Savage, siya kasama tong mga ibang players dito eh. Oh. Diba? So, parang, feeling ko, wala masyadong adjustment na mga mangyayari. And, yung experience na pinag-uusapan dito ng mga individual players ito, Mikoto, KP, diba? 23 Savage, as we speak. Radiant's bottom tower is under attack. Kaya nilang gawin sa game. Pero, ito na. The sama-sama jutsu. Ito na naman yung kalakasan ng Lil Gun. Pero this time around, earlier than what we've expected. Kasi nga nung game 1,
17 minutes na ata sila nag-stick around tulad nitong plano nila ngayon. Pero ayaw lang nakuha nila. Bane TPing in the mid lane, trying to deny or trying to delay what Talon is trying to do. Pero grip for Omni Knight, eto na nga po, mukha na naman inakumang ng sharpshooter. KP is dead. The paboritong apo of Lolo. Okay, asin na naman mga kaibigan. Q, ma-EX dito ngayon. Isipin mo yun. Q pangalan mo, pero EX ka sa laro. Yikes. Pero for Talon, I think this is the time where Lil Gun naisip nila kailangan talaga nila magsama-sama ng apat para lang makapag-provide ng space for a Huskar. Kasi sa totoo lang, hindi ito yung ideal na net worth ng Huskar sa ngayon na gantong 13 minutes na. Pero, tulad ng pinointout natin, this is the power spike of Lil Gun's draft. Laban lang ng laban and they need to provide space para dito ngayon kay Huskar. It's not too late para gumawa ng paraan or mag-force ng team fight. Dahil once maging dominante yung apat dito ng Lil Gun at mapahirapan ng pahirapan yung Talon, andyan si Huskar to swoop in. Mahirap na siyang mapatay and then ala na, dire-diretso na yun mga kaibigan. Maaring mabaliktad na ng tuluyan yung laro. And may information dito yung Lil Gun JB na nasa baba, si IO and si Storm Spirit. So, alam nila kung saan sila maglalaro dito sa ngayon. Sila ulit, nakakuha sila ng mga kills. Why not? Diba? Best hero nga pala ni KP to, by the way, guys. Omni 9. Panahon na nasa meta pa siya. Ah, talaga? Mm. Yes. Mga anong year yun? 2015? Grabe ka naman! Hindi naman, mga 20... Late 2020, 2021. Namita ba ang Omni Knight? Yung may D-Gen aura pa. Ah, okay. Pero repel na yon. Pero, bye-bye! Galing kasing shard yung purity niya ngayon. Galing shard yan before. Mas binago na. True that. Pero, akala ko mapapatay na dito si Grimstroke eh. Si Omni Knight, gida nun. Pero, yes. Buti na lang may ayos sa Gedli para ma-save nga. Itong si Grim. Yes, and speaking of Omni Knight, JB, parang na-realize ko din dito, sobrang ganda ng Omni Knight sa game pag naging effective kasi yung grip, malalessen yung duration because of that repel. Ba? So, tiny kasi, alam mo yung pinakakailangan nan eh. Hindi naman siya na-buff. Like, kasi pag nakakita ko ng Tiny Sider, may Ogre Magi to provide Bloodlust o kaya Invoker to provide yung Alacrity o kaya naman... Empower ni Magnus. Dito, hindi. Ang ibibigay dito is yung resistance. Yeah. And yun naman yung pinakakailangan ni... Alam mo si Bane? Oo, kinaldungan! Diba? Kinaldag eh. Oo. I remember, nagkaroon tayo ng ganitong meta na si Tiny. Naging carry din. Tapos ang usual na binubuo is yung panahon na mataas pa yung resistance na bigay ng SY. Diba? SY talaga. Imagine, hindi naman kailangan ni Tiny ng SY ngayon, pero mas tataas yung resistance niya because of the repel. Or bababa yung mga duration ng skills dito ng Lil God. Wala naman siyang binuong ganun, diba? Repel lang. So, pero, I think, malaking benefit dito ni Tiny mamaya. Yan. Kaso ito nga mga 7, hindi lang to ang series ngayong araw. Tignan natin what will be our up next, yo. Next creation laban nga sa team SMG. Ooh. Look at the odds, buddy. Uy, ang ganda ng look odds ito. Look at the odds. Kung ako sa inyo, tataya ako ng 1.5 sa ang sarap NCAA. Mag-exe ngayon. Or kung talaga may tiwala kayo sa exe creation, tataya ako ng handicap. Tataya talaga ako dyan, mga papi chulo. Kahit match winner, okay lang eh. Palag-palag pa or game 1, ganon, mga sep. Pero teka lang, bakbakan ay tuloy. Ace 12 deleted na, pero Ayo is in danger as well. He might die. Yes, he's down, pero Huskar will pay the price. Uy, tumagal pa yung asip kasi binuturo-turo. So, namatay na nga ng tuluyan. But it's gonna be the buyback for Bane. Ayo buying back as well. Mikoto being sustained, but the grip is there for Savage, though it'll be cancelled. And look at Mikoto is still alive and kicking the bucket para dito ngayon kay Kuya mo, Pangolier. Eto naman po ngayon si Hoodwink, medyo delix na din, inahabol pa. But Ayo, sobrang tapang niya dito, giving out info for Mikoto. Kishka, spotted, oh no, snap vortex. Get delete, sabi dito netong Talon, mga kaibigan. That's Q, taking the kill.
And four heroes dead sa side ng Lilgan. Make it five. This is a dieback for Bane. And another one to fall. Talon is doing it. Kahit gaano kalakas yung Huskar ngayon. If, okay? If makaposition ng maganda yung Talon, masustain nila dito si Mikoto, sobrang hirap niyang labanan. Diba? Kahit sino ata ang sustain dito, okay lang eh. Pag si Tynan, sobrang delikado rin eh. Oh no, pa-isa-isa na dito ngayon yung Lilgan. They are falling apart. Wait lang. Teka, over-commitment na ba to? Parang ngayon sa Talon. Kaso nga lang yung kun ka namamaga mga kaibigan. Pinalipad lang dito. Itong si Huskar parang hindi siya makalaban. That's ganda Mikoto. No? On a wicked signal, Sanctity will take down 23 Savage. KP being punished now by the Huskar. Okay. Escape muna and bailout na lang para dito ngayon sa Talon. Overextension, true. Pero natuloy-tuloy pa rin na yung laban. Teka oh, lang! Wala kang BKB! Teka lang! Ano lang nangyayari laban kung laban si Mikoto, mga Seb? Ayaw nang pahingahin ng Talon. Yung Lilgan, pare. Oh, grabe, the next level Mikoto ulit yung nakikita ko ngayon. And I'm glad next si level Mikoto. Mikoto. Look at that net worth. Na-explain ko last time na yung... that explains a lot dito sa anong to sa lineup ng Talon. Mm. So na-explain ko before nung mag-start tong lower division kung ano yung mga changes na sobra and na point out ko doon yung mid talaga na parang wala na masyadong pumipik ng sobrang takaw sa mana and but look at Mikoto, 'di ba? And matakaw sa mana si Mikoto, si Storm Spirit, yes, pero may IO. May IO. May IO. Mm. And this is a different take. Usually nagaan yan eh, madaming ano, multiple null talisman, tas arcane blink, 'di ba? Pero nag-e-on fire, 'di ba? Yun na nga, on fire indeed. Mm-mm. Sanggin kaya. Tuloy-tuloy lang Mikoto na ang babalagbag na nga mga kaibigan. Yes, and shoutout nga pala sa ating munting boss. Ay, shoutout kay Kuya Nick. Shoutout kay munting boss. Ay, pagsipag! Hindi na ako yan, Nick. Ayan. Pero going back to the game dito, 90 gold lead na yung meron. Eh, talaga namang palong-palo si Mikoto ngayon. Yeah. Or, ang nafe-feel ko kasi sa lineup ng Talon dito, praktisado talaga nila. Praktisado, garantisado yung IO nila. So, I think for the next teams na makakalaban itong Talon, they should... be careful not to let Talon get the IO. True, pero IO, hindi na niya maisasalba dito ngayon itong si Q dahil medyo may kalayuan din siya and he has priorities. So sa ngayon, Lilgan will try to group up once again. Kailangan talaga nila yan. Nare-recognize na nila na okay, sobrang lakas na ng Talon ngayon. Kailangan namin itong sabayan as 5. Kaso ang problema dito, JP, you know what, si Huskar na-realize na kailangan niya muna talaga ng BKB. BKB so much magic damage yung kaya bigay ni Mikoto dito. And same goes for that Grimstroke. Kaso, by the time na may BKB siya, look at timing. Kahit may BKB ka, kaya ka nang kukulin ni Sain. Pagsasampaling ka ng troso left and right, pipili ka na lang eh. Okay lang, ano naman eh. Colorful naman yung ihahampas sa'yo eh. Atawa. Christmas tree, diba? Festive. Diba? May ano yun, may swag yun pag hinampas ka ng Christmas parang tree. Parang pipili na lang si Tiny sa ang pisngi yung ahampas niya. Diba? Isipin mo yun, laki-laki na ng damage dito nitong si Tiny. And then si Huskar, pabuelo pa lang. Yes, mahihirapan ito mamaya. Pero goods yung Halberd. Halberd na item dito. And pag nakuha niya na yung BKB, that's a... good item choice for Huskar. Kailangan na talaga yan. Pero, okay, may pero tayo dyan. Pero Albert, yung inuna niya, though, maganda nga for Tiny na point out mo, pero there's a long way to go to get this BKB. And yun yung kailangan niya dito. Yeah. And, to think, JB, na bantay sarado din ang Talon yung RS. Kasi alam nila, yan talaga, dyan babawi yung Huskar. Babawi yung Huskar, oo. Kaya binabantay nila, dyan sila naglalaro, si KP nakabang lagi. Yes. So, hindi makaporma ngayon yung Lilgan. BKB ni Storm Spirit, malapit-lapit na din. Malapit-lapit na, yes. Pero hindi ko alam kung di niya pa binibili dahil nag-aalala siya, gusto niya mag-myback kung sakali. Magti-teamfight ba sila? Di tayo sure, pero hide. Parang di rin naman makakapag-grip ng maayos dito si Bane.
So, kailangan muna talagang i-sacrifice ni Hunka, ni Huskar, or lahat sila para lang makapwesto si Bane ng maayos dito. Yun yung isang way na nakikita ko para maging maganda yung team fight nila. Get a good grip dito for Lil Gun. As in, dalawang klase ng grip. Grip talaga. They need to get a grip. And they need to get the grip. Mm-hmm. Oh, going, diba? Yung Bane din. Kailangan talaga nilang ma-workout yung hero literally, na yan. Literally, mga sa ngayon, wala eh. Kanina nakakita ko ng grip pero na-cancel lang din agad ni 23 Savage. Gusto ko yung magiging item ni Pangolier, which is Yules, tsaka yung magkakashard siya. It would help him para magkaroon siya ng extra maneuver. Kumbaga, makontrol niya. Mm-hmm. Diba? Kung saan nga siya papunta or kung sino babanggain. Pero, eto ah, good attempt to for Lil Gun if ever na may makita sila. Ayan, laking tulong ng ward na yan para sa Lil Gun. Kung sinong lumabas dyan, pwede nilang i-go. Pero good dagger out para dito ngayon. Namalib na siya doon ah. Namalib nga siya eh, no? Nadampian siya doon ng skill kahit normal attack dito ni Mikoto. Pero kung nauna yung ano, kung naunang tumama yung ball lightning at hindi nakita, goodbye talaga kay Pango. Pero, uy, naspatan ba ng ano? Naspatan ba ng Lil Gun to? Parang wala na rin masyadong mapa yung Lil Gun dito. Pero, uy, second time around, you can't go out. Ito pang isa. Gusto pa nila maghanap eh. Kaso ang daming stacks sa pinoprovide nila kay Huskar. Nakita mo yun? Oo. Dalawa ata. Dalawang ancient yun. Ah, they're aiming for the Roshan. Pero there's a ward. So, I think pwedeng mag-try yung Lil Gun dito. Pero masyadong mabilis sa tattoo, ah. Walang tatalon. They can try. Kaso walang tatalon nga eh. Huskar lang. Kasi, wala ako na mag-joke. Teka, tingnan natin. Teka lang, mag-joke ka pa eh. Parang alam ko na ibibitaw mo eh. Walang tatalon kasi... Mamaya ka na. Nandito yung talon. Talon. Pero ito na tinalunan. Una, ulo, Bane. Warak na nga ang mukha mga kaibigan. Ito pang si Sanctity. Hanapin na niya ang kanyang sarili. Nag-iisa na lamang doon mga kaibigan sa Secret Shop. Tatawagin bang Secret Shop yan kung walang mga sikretong na itatago? Ito na nga po. Pati si Kuya Moonwing na dali na din. Damay sa Dweems. Double kill for Hyde and Tiny. Man fighting this Roshan while the four heroes from his team is zoning everyone sa side ng Lil Gun. Uh-huh. Easy Aegis for Tiny. I can see the intention dito ng Lil Gun kasi ayaw mo naman ibigay yan. Yan lang yung only hope dito sana ng Lil Gun. So they are really trying to maybe contest, snatch the Aegis. Kaso ang problema, dami na yung problema dito. Actually, kung ipo-point out mo talaga yung problema dito ng Lil Gun. Una, they are lacking damage. Pangalawa, this is Huskar na supposed to be sa early. Sobrang lakas niya, pero hindi ganun yung nangyari. Uy. Pero uy, grabe naman to. Saan punta? Uy. At least, alam ang sabi ni Bane dito. Uy, wala. Wala kang arcane. Wala kang arcane, pero Huskar. Ay, mas gusto Huskar namin to. Huskar, teka, saan ka pupunta? Mag-isa ka na lang eh. Wala ka lang gagaw-gawin. Mikoto, no? He's back with a brand new track. The same track pa rin pala kasi ito pa rin naman yung hero na pinakagusto ko na nakikita kay Mikoto. Pero bago na yung ano niya, bago na yung mga Ricardo. Diba? Yung mga kasama niya dito ngayon. The same old me. Same old me. Different friends. Different circle, no? Different circle. The same old me but different circle. Uy! Ang kita word! The word. Kanina pa yan. Kanina pa yan. Nandyan lang. But, teka, hello? Alam ko kanina pa yan eh. Nag-spawn. Kinas ba ni Tiny dyan? Natulog na. Hibernate na dun, JB. Nakikita mo. Pero kanina pa din. Hindi ko lang din talaga alam pa paano napunta yun dun. Napaisip tuloy ako bigla eh. Pang-the-ward. Hayaan mo na. At least may bantay yung ward. May bantay, no? Okay. Uy, mahirap to ah. Kailangan nilang pigilan kahit pa paano sa 23 Savage na makapalo sa... Kita mo! Ang sukit! Okay, na-stun. Health na lang talaga ang masasabi mo. Health na lang. At saka ang problema dito, yan yung ire-repel lang, ihihil lang. Pero teka lang. Wala, mahirap talaga. Ako po, nag-BKB siya. Nag-BKB siya sa una niyang buhay, pero papalag kasi sila mga kaibigan. The Nightmare is good, but that is not so great, mga kaibigan. Patay yung apat. Pwede nang itawag kung tutuusin.
Patay na din dito itong si Pangolier. Dito ka lang sa taas, buddy. And I like your accent. Gigi. Say the magic word. Jeje. Jeje, mga Seb. It's a Jeje. And that is a Talon taking the game number 2 as well. Tiny prevailed. Actually, Mikoto. Storm Spirit. Mikoto, promise. Hands down. Grabe, si Hyde plus si Mikoto. Kasi hindi naman kayang gawin ni 23 Savage yung mga maneuvers din na ganun. Kung hindi dahil dun sa ginagawang pressure. Nung dalawang player na to, Mikoto and Hyde, really, game number 1, ganun na ganun. Sabi ko sa iyo eh, kung sino yung... Same author, same story, same plot yung nangyari. Same plot. Mm-hmm. Diba? Nakuha nila first 2 picks yung IO Tiny, hindi napigilan na naman ng Lil Gun, and then ganun lang ulit. Hinunt lang sila kung ano yung nangyari ng game number 1. Pinalitan lang yung character. Pinalitan lang yung character, pero diba? Ganun pa rin yung ending. Ganun pa rin nga yung ending. Talon Esports, grabe, napakaganda ng laban nila. Eh, panalo tayo. Panalo tayo? Bawi lang yung natalo. So, ayun nga mga Seb, napakaganda nung laban na yun. And meron pa tayo isang laban na Execration upper versus division. Team SMG. Upper Division 1. So, or division yun. So, check nyo na mga Seb. Follow the page. Alam nyo na yan. Siyempre, PNXBet. Ano pa ba? Diba? PM nyo lang yung QNX page para matulungan kayo sa inyong mga katanungan. Mm. And don't forget to use our code. Lupon WXE. And syempre guys, napakarami pa nating games na aabangan dito. Hindi lang dito sa C region, meron tayo sa EU, may NA din tayo and a lot more CIS nandyan. So guys, bet responsibly at huwag kayong magpapaubos. Pero bago tayo magpaalam sa mga viewers natin out there, ano yung na-expect mo sa SMG versus Execration? Sobrang ganda ng match na yun. Execration, 2-1. Ay, bakit naman nilagyan pa ng 1? Siyempre, andun si Bimbo. Okay. Alam nun yung ginagawa ng X eh. Exploit niyan. Diba? Pero yun nga mga Seb, antabangan nyo na lang yung mga next series natin. Pero syempre, rando lang salamat sa mga partners natin. Steel Series, PNXBet, Enervon Active, syempre. Yan, the Armory mga sir. Mm-hmm. Yan. But again, yun nga, kami po ay magpapaalam muna. And syempre, marami pa tayong dapat abangan na games dito, especially yung next series natin. Ganda so, huwag kayong alis! Marami pa tayong Dota 2 action na abangan dito sa ating DPC Tour 2. Alam. Bakit sa ito, lumunit kaya? Imagine being a 90s gamer kid and these are your options. A mouse with one button. Your dad's mouse. Thanks for nothing, Dad. A mouse you got free in the mail. The only consistency you had was consistently missing shots. So at SteelSeries, we got to work on improving the gaming mouse. Pixel-perfect precision was finally in play. But aim isn't everything. You also need brain. We were the first to onboard an ARM chip, letting you tweak performance settings and save them to your mouse. Then we added a liftoff sensor for complete vertical control. True one-to-one tracking was born. Your hand equals your aim. If you suck, that's a problem we can't solve. If it's your mouse, that's one we can. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. Running water, electricity, RGB mouse pads. There's a lot we take for granted.